Good morning mga sir, welcome back sa aking YouTube channel, Jerry Padaong. So isa na namang request ang aking gagawan ng demo ngayon tungkol sa triple arm sit up. Okay, isang med, dual sub. Okay, meron na akong mga demo ng triple arm, pero mono connection yon. Yung equalizer, yung channel ay ginawa nating mid high, channel B, ginawang sub, pero mono connection yon. So ngayon, gagawin ko stereo connection na siya. So yung equalizer, channel A at saka channel B, pantay ang kanyang frequency or yung kanyang signal. So ang babaguhin lang natin, yung sa amplifier lang, para magiging mid-high, yung isang amp, i-off natin ang kanyang bass. Treble lang ang pagganahin natin para maging mid-high siya. Okay? Tapos yung sa sub naman, i-off naman natin yung kanyang treble. Yung bass naman ang palabasin natin para magiging sub. Okay? O, stereo connection yan. So, ang nag-request nito ay si Nineng Vincent. So, ang request niya ay booster, pwede mo naman ng 3 amps, dual sub, 1 mid, DVD at equalizer lang ang gamit. So, yun yung kanyang request. So, ang isa pang nag-request nito ay si Orlan Andalis. Ang request naman niya ay, boss, request ko, pwede mo sa 3 amp, mixer, equalizer, at DVD rin. Okay? So, parehas yung request nila. Kaya, ngayon, gagawa natin to ng demo ngayon. Treble amp, 1 mid, dual sub, with mixer, DVD player at equalizer lang, wala siyang crossover. Okay? So sana sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe and press the notification bell para ma-notify kayo pag mayroon akong mga bagong upload na video. Okay guys. Okay guys, so sa sit up natin ngayon, triple amp, isang pang mid high, dalawa ang sub. Okay? So, ang gagamitin natin na unit, DVD player, Yamaha mixer, stereo mixer, equalizer, at saka triple amp. Okay? So, wala tayong gamit na crossover ngayon. So, meron lang tayo power controller lang. Yan. Okay? So, sa mga connection niya, yan. Sa likod, sa ating amplifier, nakakabit na yung mga wire ng speaker. Ito yung para sa mid-high. Yan, yung dalawang mid-high box sa taas. Yan ang gamitin natin. Then, ito para sa sub. Isang paret yan. Yung MCB at saka RCF. At saka itong 737 naman, sub din yan. Okay? Bali, apat na speaker yan. Dalawang speaker bawat amplifier, sub, at dito naman dalawa rin. Okay? Yung gagamitin natin na sub ay yung isang RCF at saka yung tatlong MCB. So, bali isang amp din dito. So, dalawang sub, dalawang amplifier yan, pang sub. Okay? So, ang kulang na lang nito guys ay yung mga connection, yung ating mga RCA cord. Okay guys, so connect natin na yan. Ang gagamitin natin na mga cord niya ay yung 1/4 inch plug to RCA cord. Okay, yan ang gagamitin natin. Tapos meron akong isang pares ng female XLR para doon sa pangalawang amp na sub. So, at saka later. Okay? So,
Unang connection, guys. Source tayo. XRCA to 1/4 inch plug. Okay? Sa source natin na DVD sa out, audio out. Yan, audio out. Tapos yung dulo, syempre, papunta sa in ng ating mixer. Okay? So, input ng ating stereo mixer, guys. So, ganun pa rin. Dito pa rin ako kuha sa Bluetooth niya, sa mga USB. Okay? Para hindi tayo malito dahil lagi na natin ginagawa to. Okay? So, yan. Meron na siyang input. So, next, guys, ang output naman. Output ng ating mixer. So, dito pa rin ako kuha sa main out. Yan, guys. Main out ng ating stereo mixer. Papunta naman dito sa ating equalizer. So, ang equalizer ko, guys, ay nandito sa ilalim. Hindi ko na tinanggal yan sa kanyang rack para wala na akong ganong binabaklas dyan. Okay? So, sa in-1 tayo. In-1 ng audio input ng ating equalizer. Yan. In-1. Okay? So, meron na tayong in sa ating equalizer. So, ang next dyan ay yung output. Audio output ng ating equalizer, guys. Okay? So, sa audio output, ang gagamitin kong cord ay yung RCA to RCA lang. Okay? RCA to RCA. So, output ng ating equalizer, channel A, at output channel B. Yan. So, mayroon na siyang output. Ang kanyang dulo, guys, ito. So, ito papunta ngayon dito sa ating amplifier. So, ang gagamitin nating amplifier, tatlo yan. Okay? So, isang mid-high, dalawang sub. Ngayon, gagamitan natin ng splitter. Yung dalawa, yung left and right channel na galing ng equalizer, guys. Okay? So, ito, splitter. Yung left and right na galing ng equalizer. So ngayon, guys, paghiwalayin natin yan. Okay, yung kabila, yung red and white, papunta dito sa ating amplifier. Okay, input tayo sa amplifier. Ito yung left and right dyan. So input. Ito yung amplifier na gagawin nating sub. Yung nasa gitna, Sakura 735. Okay? Then, yung magkabila din, splitter. Ito naman yung papunta dito sa ating amplifier na gagawin na mid-high. Okay, yan. So, yan, guys, ha. Yung magmula ng equalizer, output ng equalizer, yan, is naka-split siya. Yung isang cord papunta sa 75 para sa sub or sa low. Then, yung isa papunta naman sa amplifier para sa mid-high. Okay? Ganon din yung kabila.
Yan, hiwalay sila. Yung kabila rin doon, left and right. Okay? So, meron na tayong mid-high at meron na ring sub. Okay? So, ngayon, dahil dalawa ang sub na gagamitin natin, ito, itong sa baba, 7-7, gagawin din natin yung sub. Ngayon, dito tayo kukuha ng guys, kung natandaan nyo dun sa iba kong mga video, dito tayo kukuha sa line out. Yan, papunta dito sa isang amplifier. Okay? Naka-line out yan. Mayroon akong video dyan. Ngayon, dito tayo kukuha naman sa line out via XLR. Okay? Dahil hindi pa natin nagamit yan. Okay? So, ngayon, gagamitin na natin yan. Ang cord na gagamitin natin ay female XLR to RCA. Okay? So, dito sa right, okay, sa right, right balance, guys, yung mga dating XLR, paganyan siya. Nasa ibabaw yung lock, pero ngayon sa ilalim yung lock niya. Okay? Yan. Yan. Yan na. So, mayroon na tayong line out sa isang amp na pang-sub. Yung dulong nito, guys. Yan. Dito naman sa Sakura 737. Yan. Okay. So, yan guys. So, audio input. Okay. So, mayroon na tayong dual sub. Okay. Kung mayroon kayong mga power amp, guys, doon sa power amp, ganun din ang power amp, meron siyang line out ng XLR or tinatawag nila doon na length. Pero dito sa integrated, line out lang ang nakalagay. Pero pag power amp, nakalagay doon length. Okay? So, ganun din yan sa power amp. So, okay guys. So, meron na tayong connection. So, testing na natin yan. Okay? Yan, nakasaksak na yung ating power controller. On na lang natin yan. Ang ating power controller. Nakasaksak na rin yung mga amplifier natin dyan. At equalizer. Okay guys, yung frequency ng equalizer natin, as is ka rin yan, or natural setting lang. Dahil stereo connection tayo. So, ganyan lang yung settings nya. Okay? Dito sa ating stereo mixer. Yan. Yung volume niya, lagay natin sa 0. Main volume. Okay. Then, yung amplifier natin. Yan, para sa sub. Ito ring 735 para sa sub din yan. Okay. Then, itong sa ibabaw, EQ amplifier para sa mid-high. Yan. 200 watts lang to guys, pero kaya niyang dalhin yung aking 500 watts na din mid-high. Okay? So, sa CD natin, yan, meron na. So, ngayon, subak mo natin yung mga volume niya. Okay? Then, select kayong music guys. Okay, sa ating MIDI player. Yan. So, sa ating amplifier,
patay pa yung sub natin. Patay din yung isang sub. At mid-thigh, patay din. So, ngayon, lagay tayo yung signal sa ating mixer. So, ayan guys. May tugtog na yan. Okay? Ating equalizer. Yan, may tugtog na rin yan. Okay? So, stereo connection guys. Parehas lang ang settings ng ating equalizer. Kasi stereo connection tayo. So, ang pinagkaiba lang niya guys, kasi yung sub natin, naka-pull yung kanyang bass at saka naka-off yung treble kasi sub lang yung palabasin natin dyan or low. Okay? So, ganun din yung isang amp na 735, naka-off din yung treble niya, naka-off din yan. Yung bass lang din ang palabasin natin. Okay? So, dito sa mid-high natin, yung bass naman ang i-off natin, yung bass naman ang i-off, yung treble naman ang ating palabasin. Kasi para mid-high siya. Okay, so testing natin yan. So, gumagana yung mid-high natin, oh. Oh. Ngayon, yung low naman. Gana. Yun, wala. Yan o, hindi umilaw yung mga ilaw niya, hindi umilaw kasi hindi pa gumana yung pangalawang sub. Kasi na ito yung first amp natin ng sub. Pag patayin natin yan guys, hindi rin gagana tong pangalawang amp na sa sub. Okay, yan o, hindi rin yan gagana kasi nakapatay yung unang sub natin. Nandito kasi yan, naka-length. Okay, pero pag i-volume to, yan.
yan, ayan. Ano? Dalawang sap. Pariapan na yung kumana dyan. Okay guys, so ganun lang no yung pag-setup natin ng rifle arm, isang midi at saka dual sub. Hindi naman sa ganung maganda kasi mas maganda pa rin talaga yung mayroon tayong ginagamit na crossover. Kasi ang ginagamit natin ngayon, equalizer lang. Kung mapapansin nyo, hindi magandang pakinggan yung kanyang bass. Puro, although mga lakas siya, pero hindi ganung pick up ng ating video yung kanyang bass. Maririnig nyo, puro kalampag ng bubong lang yung maririnig natin. Pero yung kanyang low, hindi gaanong marinig kasi wala tayong ginagamit na crossover. Hindi buo yung kanyang bass pakinggan. Pero malakas pa rin siya. Okay? So sa nag-request nito, sana nasundan nyo yung aking ginagawang demo. Kung gusto nating magandang tunog, power up ang gagamitin natin para mas lalong gumanda ang tunog. Okay? So, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Diri Padaong. At saka huwag kayong magsawang sumabay-bay sa aking mga videos. Okay? So, shout out ko yung mga nagpa-shout out. Shout out kay Ride Tech and Mini Sounds TV. Shoutout kay Winscore ng Lapu-Lapu, Cebu. Shoutout kay Jerome Masigan ng Isabela. Shoutout kay Ray Ilamparo. Shoutout kay John Lee Agunis, official. Shoutout kay Leo Dalagit. Shoutout kay Eugene Arana. Shoutout kay Queenie Lumugdang ang Kulasi Antique. Shout out kay Yujimar Garcia ng Ajo Dynamic Lights and Sounds. Shout out kay Elmer Lucas. Shout out kay RJ De Macale ng Saragusa Nueva Ecija. Shout out kay John Rel C. Lucia ng Lapu-Lapu, Cebu. Shout out kay Roberto Ansale Ballena. Shout out kay Pablo Maglasang. At shout out kay Ikaw Ray Ato ng KKA Electronics. So, Musaga, shout out. Thank you sa mga binibigay mong mga accessories sa akin. At saka sa mga advice mo ng mga tools at sa mga gamit. Okay? Maraming salamat po. Okay? So, salamat sa panonood guys. Thank you.